lubos na pinangahawakan ng NAPSE na karapatan ng ating mga kababayan na maging updated, lalo't higit sa mga inisyatibo ng ahensya laban sa kahirapan. Kaya ang aming pagtugon ay ang NAPSE para lang bayan. Sa isang pindot lamang po ay kami na po mismo ang magbabahagi ng mga impormasyon, tutugon sa inyong mga katanungan at magbibigay ng updates patungkol sa mga programa, proyekto at iba pang mga aktibidad ng ahensya at ng pamahalaan upang mahupa ang kahirapan sa bansa. Kaya, hikayati na si nanay, si tatay, ate, kuya, maging ang buong pamilya at komunidad. Makijoin na sa ating programa tuwing alas 2 ng Sabado live sa ating NAPSE official FB page. Tandaan po natin, ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. Isang magandang tanghali sa ating mga minamahal na kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gus Tapia ng NAPSE Mindanao Operations Unit at kayo po ay nakatutok sa ating NAPSE para lang bayan online. At bago po tayo magtungo sa ating mga atid na balita ngayong Linggo, sabay-sabay po tayong maging updated sa kasalukuyang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa Department of Health. Umabot na po sa 3,669,283 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa habang tinatayang 47,471 ang aktibong kaso. 3,564,630 ang bilang ng mga nakarecover at 57,182 ang bilang ng mga nasawi. At bilang pagpapatuloy ng ating programa, narito na po ang mga balita para sa ating kasambayanihan, news and updates. NAPSE Women's Sector Council sinagawa ang kanilang pagpupulong para sa unang kwarter ng taon. Matagumpay na sinagawa ng National Anti-Poverty Commission Women's Sectoral Council, NAPSE WSC, ang kanilang pagpupulong para sa unang kwarter mula 7 hanggang 9 ng Marso taong kasalukuyan sa Cocoon Boutique Hotel, Quezon City. Ang pagpupulong ay pinadaloy ni Women's Sector Representative Binibining Aurora de Guzman kasama sina Biiscas Women Focal Person Binibining Leonie Martinez at Biiscas Admin Staff Ginoong Christopher Siscar. Samantala, dumalaw rin at nagbigay ng kanyang mensahe ng pakikiisa sa naturang aktibidad si NAPSE Undersecretary Penny Belmonte. Officers Review at Planning Workshop idinaos ng LACIMES sa Davao Oriental. Nagsagawa ang National Anti-Poverty Commission, Local Affairs Coordinating and Monitoring Service ng Officers Review and Planning Workshop kasama ang Provincial Consultative Assembly Sectoral Officers ng Davao Oriental sa pangunguna ni Ginoong Felix Arreglado mula 3 hanggang 4 ng Marso taong kasalukuyan sa YKG Hotel Matis City. Ang mga highlights ng workshop ay ang Leadership Strategic Planning, Vision Mission Goal Setting, ang talakayan ukos sa mga issue, alalahanin at mga agendang sektoral at ang pagbuo ng PCA Davao Oriental 2022 Work Plan. Dumalo rin si Ginoong Edna Reyanghirang, Chief of Staff to the Governor bilang kinatawan ni Davao Oriental Governor Nelson Reyanghirang upang ibahagi ang kanilang mainit na pagtanggap at kanya ring pinangunahang ang idinaos na induction ng mga PCA Sectoral Officers at oath-taking ceremony. Samantala, ibigay rin ng kanilang makabuluhang
mensahe sina NAPSI Secretary at Lead Convener Attorney Noel Felongco at NAPSI Undersecretary Penny Belmonte, habang dumalo rin sina NAPSI Council Member for Fisher Folks Ginang Natividad Guyanan at NAPSI Council Member for Indigenous Peoples Dato Amarillo Marcelo Alejo Jr., kung saan kanyang tinalakay ang refresher course ukol sa basic leadership. NAPSI Senior Citizens Sectoral Council ginanap ang kanilang first quarter meeting online. Sa kabila ng kasalukuyang pandemya, dinaos ng National Anti-Poverty Commission Senior Citizens Sectoral Council ang kanilang pagpupulong para sa unang quarter via Zoom video conferencing noong ikawalo ng Marso taong kasalukuyan. Ang naturang sectoral meeting ay pinadaloy ni Senior Citizen Sectoral Representative Ginang Salve Basiano at malugod na sinuportahan ni NAPSI Undersecretary Penny Belmonte, kung saan siya ay nagbigay ng kanyang malamang mensahe. Dar, iginawad ang mga e-titles sa mga benepisyaryong magsasaka sa Western Visayas. Sa unang pagkakataon ay namahagi ng 179 na mga electronic na titulo ng lupa o e-titles ang Department of Agrarian Reform o DAR sa mga magsasaka sa Western Visayas na kasama sa Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT project ng ahensya. Ayon kay DAR Secretary Bernie Cruz, ang e-titles na inisyu sa mga magsasaka sa Ibahay Aklan ay naging posible sa ilalim ng bagong computerized system ng Land Registration Authority. At ito ang mga kauna-unahang e-titles na ipinamahagi sa mga farmer beneficiaries nationwide. Nialayon ng SPLIT project na mapabilis ang parcelization ng Collective Certificates of Land Ownership Award o CLOAS ng 1.37 milyong ektaryang lupain sa iba't ibang lugar sa bansa. 64 na milyong Pilipino ang ganap ng bakunado contra COVID-19 ayon sa DOH. Tinatayang 64 na milyong individual ang fully vaccinated na sa bansa ayon sa Department of Health. Inanunsyo naman ni DOH Undersecretary Mirna Kabutahe noong Huwebes, March 10, na umaabot na ng 137 million COVID-19 vaccine doses at 10.7 million booster shots ang na-administer ng gobyerno as of March 9. Dagdag pa ni Kabutahe, tinatarget ng pamahalaan na aabot ng 70 milyong Pilipino ang mabakunahan hanggang sa katapusan ng buwan at 80 milyong mga Pilipino naman ang fully vaccinated sa katapusan ng Hunyo 2022. At yan po ang ating mga balita para sa ating kasambayanihan, news and updates. Ako po si Gus Tapia. At para po sa maribagong talakayang punong-puno ng tunay na kalinga at puso, makasama na po natin ang ating butihing NAPSI Undersecretary Penny Belmonte para sa kalingang NAPSI segment. Yusek, please come in. Magandang hapon sa mga giliw naming taga-subaybay. Ito pong muli ang inyong lingkod, Ka Penny Belmonte ng National Anti-Poverty Commission.
Binabati ko po kayong lahat ng isang mapagpalayang buwan ng kababaihan. Siyempre, nais kong bigyan na natatanging pagbati ang mga naggagandang huwana na nakasubaybay sa atin ngayong hapon. Tunay na, saludo kami sa mga kakayahan ng mga kababaihan, sa mga tahanan man bilang may bahay, ina at anak, bilang mga manggagawa sa loob at labas ng ating bansa, bilang mga leader sa mga pribadong sektor, sa gobyerno at mga organisasyon. Napatunayan na ng mga kababaihan ang kanilang galing at abilidad, nagampanan ng iba't ibang profesyon sa iba't ibang larangan, industriya at bokasyon. Ang buwan na ito ay pagdiriwang ng kadakilaan ng kababaihang Pilipino upang iparinig ang ating boses sa lipunan at itaguyod ang ating mga karapatan. Patuloy na isinusulong ng Philippine Commission on Women o ang PCW ang pantay-pantay na pagkilala at paggalang sa kasarian at pagpapalakas ng mga kababaihan bilang mahalagang tagaambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ito ang nais bigyang diin ng temang Agenda ng Kababaihan tungo sa kaunlaran. Kapanapanabik, sapagkat ngayong Sabado at sa mga susunod pang episode ng Kalingang Napsi ngayong buwan ng Marso at sa pagdiriwang ng pandaigdigang buwan ng kababaihan, ating patuloy na tatalakayin ang mga kwento ng mga kababaihan mula sa iba't ibang mukha ng buhay. Ang tema ng episode natin ngayong Sabado, Pilipinang manggagawa. Mga kwentong buhay at pakikibaka ng mga working women. Ito'y tungkol sa mga karaniwang pinagdaanan, mga kinakaharap na hamon at pati ang mga karapatan ng mga manggagawang kababaihan. Tara na po, samahan niyo kami sa isa na naman talakayang punong-puno ng puso dito sa Kalingang Napsi. Ang pagdiriwang ng International Women's Day o ang IWD ay bunga ng mga pag-aalsa ng kababaihan noong unang bahagi ng 20th siglo. At sa pagitan ng taong 1909 at taong 1911, ang mga manggagawang kababaihan sa Estados Unidos ay nakilahok sa mga pag-aaklas ng National Women's Trade Union League at ng iba pang mga grupo. Nagprotesta sila laban sa mabababang sahod, kawalan ng batas na nagpoprotekta sa mga kababaihang manggagawa na nakararanas ng diskriminasyon at napakahirap na sitwasyon ng mga panahong iyon. Ang mga pag-aalsa ay bunga ng trahedya noong buwan ng Marso taong 1911 kung saan nagkaroon ng sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sa New York City. Ang nasabing sunog ay kumitil sa buhay ng higit sa 140 manggagawang babae. Karamihan ay mga imigranteng Italiano at Hudyo. Nalantad ang hindi makataong pagtrato sa mga babaeng manggagawa at ang malalang diskriminasyon na siyang humantong sa sakuna. Dahil sa insidenteng ito, madaming kababaihan ang nag-alsa upang maghayag ng kanilang saloobin at pagtutol sa hindi makatarungang kondisyon. Ang International Women's Day ay sinimulang ipagdiwang noong buwan ng Marso 8, taong 1910 at bilang pagkilala sa pakikipaglaban ng mga karapatan ng kababaihan. Hiniling ito ng isang German labor leader na si Clara Zetkin sa mga kinatawan ng mga pandaigdigang kinusan ng mga manggagawa. Pagsapit ng taong 1977, isang resolusyon ang pinagtibay ng General Assembly ng United Nations na nag-aatas sa mga bansang kasapi na ipagdiwang ang pandaigdigang Araw ng Kababaihan tuwing 8 ng Marso ng bawat taon. Simula noon, lumaganap sa daigdig ang pagdiriwang. Nagsimula naman sa Pilipinas ang pagdiriwang noong taong 1981, kasabay ng pagkontra ng mga kilusan ng kababaihan laban sa kahirapan. Hindi natatapos sa pagiging ilaw ng tahanan ang papel ng mga kababaihan. Marahil, marami ang lumaking bitbit ang konseptong ito na nagtatakda sa mga ina bilang ilaw ng tahanan at haligi naman sa mga ama.
Itinuturo na ito sa mga bata bilang bahagi ng pagkilala at pagrespeto sa kanilang mga magulang. Bagaman naging parte na ng kulturang kinagisnan, hindi maitatangging ikinahon nito ang kakayahan ng mga kababaihan. Sa episode na ito, nais naming bigyang parangal ang mga Pilipina na pinabulaanan ang nakagawian sa pamamagitan ng sambay na pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanilang mga pamilya. Isa itong mahirap na tungkulin, kaya nararapat lamang na saluduhan natin ang mga Pilipina para sa kanilang sipag, tiyaga at pagmamahal para sa pagtaguyod at pagkalinga ng kanilang mga mahal sa buhay. May panahon noon na ang mga ina ay nakalaan lamang para sa bahay, para maglinis at mag-alaga ng kanilang mga anak, habang ang ama naman ay nagtatrabaho. Ngunit hindi na itong sitwasyon ngayon. Pinatunayan ng mga babae na kaya nilang gawin ang trabahong dati eksklusibo lamang para sa mga lalaki. Dapat nating pahalagahan ang katotohanan ng may mga babaeng naglilingkod ngayon bilang bahagi ng militar at kapulisan. Sa katunayan, ilan sa kanila ang nangunguna sa Philippine Military Academy or PMA sa mga nakalipas na panahon. May kababaihan din tayong nahalal sa posisyon ng gobyerno. Maraming babae ang namumuno at nagtatrabaho sa iba't ibang negosyo at industriya. Marami rin ang kumikita sa pamamagitan ng pagmamaneho ng tricycle, jeep, taxi at mga Transport Network Vehicle Service or TNVS. Ayon sa 2017 Gender Statistics on Labor and Employment, nasa 28.6% ang agwat ng labor force participation rate noong 2016. Mas mataas ito kumpara sa nakalipas na taon na may 27.2% na agwat. Noong 2016, ang labor force rate ng kababaihan ay nasa 49.3% kumpara sa kalalakihan na may 77.6% lamang. Patuloy na isinusulong ang karapatan ng mga kababaihang Pilipino, kabilang dito, bukod sa iba, ang mga sumusunod. Ang kasalukuyang batas, Republic Act No. 7322, ay ang maternity benefit. Ito ay nagbibigay sa empleyadong ina ng bayad sa pang-araw-araw na katumbas ng 100% ng kanyang kasalukuyang pangunahing sweldo. Mga allowance at iba pang mga benepisyo o ang katumbas ng cash ng naturang mga benepisyo sa loob ng 60 araw. Para sa normal na panganganak o 78 araw para sa cesarean delivery. Republic Act No. 9710, Special Leave Benefit Program para sa surgical operations ng gynecological problems. Hindi ito limitado sa mga ina lamang. Kung ang isang empleyadong ina na nagtatrabaho na ng 6 buwan sa nakalipas na 12 buwan sa kumpanya ay sumailalim o kailangang sumailalim sa operasyon na dulot ng mga gynecological problems or disorders, may karapatan na siya sa 2 buwang special leave benefit. Ang isang solo parent ay may karapatan sa mga karagdagang benepisyo, gaya ng nakasaad sa Republic Act No. 8972. Ang terminong solo parent ay tinukoy sa nasabing batas. At kung ikaw ay nasa ilalim ng alinman sa mga kategorya, ikaw ay may karapatan sa flexible na schedule ng trabaho sa kondisyon na hindi ito nakakaapekto sa pagiging produktibo at ang employer ay hindi humiling ng exemption mula sa Department of Labor and Employment. At isang parental leave na hindi hihigit sa 7 araw ng trabaho kung nakapagbigay ka ng hindi bababa sa 1 taon ng serbisyo sa iyong employer. Hi, magandang hapon po. Ako po si Sheila Osero, isang security guard. May 2 makukulit na anak. Bilang single mom, mapapagdaanan mo din yung hamon ng buhay natin. Malaking hamon sa buhay na nag-iisa, na walang karamay, walang ka-partner na makakasama sa mga bata na bumubuhay. Kahit ganun pa man, nilalakasan ko yung loob ko para sa mga anak ko. Sila yung mga inspirasyon ko sa buhay para lumaban. Kahit na nitong pandemya, nawala ng trabaho, lahat ng trabaho pinasukan ko, naging pabrika, nawala ng trabaho nung pandemya. Kahit security guard pinasok para sa mga bata, para lang ma... para lang masustentuhan ko yung mga pangangailangan nila. Kahit na mahirap, kahit na may time na gusto ko na sumuko, nilalakasan ko yung loob ko para sa kanila. Sa mga kababaihan, sa mga ina, laban lang.
Ako po si Jay, mula sa manggagawang kababaihang Mithi ay Paglaya, Makalaya, at kasalukuyang council member ng NAPSI Women. Para sa akin, yung Women's Month celebration, isang malaking tagumpay ng mga kababaihan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. No, maraming mga kababaihan ang hindi na nabibigyan ng oportunidad yung kanilang mga sarili. Ang gampanin ng babae, napaka multiple burden. Hindi nga lang multiple burden kasi pag uwi mo ng bahay, sa kanila pa rin yung trabaho, sa kanila rin yung pag-aasikaso ng kanilang mga anak, sa kanila rin yung trabahong panlabas. No? Yung productive work at reproductive work ay ginagampanan pareho ng mga kababaihan. Kaya mahalaga yung selebrasyon ng kababaihan bilang pagkilala din sa lakas paggawa ng mga babae at sa kanilang ambag at kontribusyon sa lipunan. Kung walang kababaihan, sa tingin ko, walang lipunan. Malaki yung role ng NAPSI para tingnan at i-push yung mga agenda ng kababaihan, lalo na sa mga marginalized sector, sa mga poorest of the poor. Kasi kapag walang kababaihan sa lahat ng sektor at level, hindi na isasama yung agenda ng kababaihan. Mahalaga yung role ng NAPSI Women para laging may balanse. Tinitingnan lagi yung gender balance. Nandiyan lagi ang boses ng kababaihan sa lahat ng usapin, sa lahat ng sektor. Minsay ko sa lahat ng mga kababaihan na i-continue yung education, no? Yung pagpapataas ng kamalayan, ng kaalaman. At empowered din natin ang ating mga sarili bilang mga kababaihan. Huwag matakot maging mga has, sumuong sa lahat ng ng hamon. Kasi kayang-kaya natin lahat yan dahil tayo ay babae. Ako po si Kim Guray, mula po sa Office of the Secretary under po ng Grassroots Development Operations Unit. Ako po ang kasalukuyang nag-oversight sa operations ng GDOU at OIC po ng Luzon Operations. Bilang isang ina, lalo bilang single mom, solo parent, mag-isa kong tinataguyod yung anak ko, pero katuwang ko naman syempre yung aking pamilya, yung mother ko, tapos yung mga kapatid ko. Sa isang araw, typical gising ng maaga, actually, 6 a.m., ganyan, 6 to 6:30, tapos magluluto ng breakfast para sa anak ko sa amin sa bahay. Tapos after magluto ng breakfast, maglilinis, tapos gigisingin ko na siya para sa class niya kasi 8 a.m. yung start. Tapos kapag okay na siya, nagising na siya, ako naman yung magpre-prepare para sa pagpunta sa office. Ko-communicate na lang kami online through Messenger kung may mga questions siya or mga hindi siya maintindihan doon sa kanyang mga lessons during the day. Tapos pag-uwi ko, yun, nagkukwentuhan kami kung ano yung mga pinag-aralan niya or kung meron siyang mga question, tapos kung meron mga kailangan siyang tulong para dun sa mga assignments. Pero dahil nga operations yung trabaho. So most of the time, nasa field. Kaya wala ako sa bahay. Kapag ka ganun naman, nag-uusap na lang kami online, ano yung mga kailangan niyang gawin. Sa lahat naman ng ginagawa ko, yung mga paghihirap ko, yung mga pagod, parang nababaliwala naman na siya kapag ka alam kong naibibigay ko kung ano yung kailangan niya, napoprovide ko yun. Tapos, alam ko kung na ginagawa ko to para sa kanya. Kaya natin to. Sabi nga, lahat naman ng pagsubok binibigay sa atin kasi alam na kaya natin. Tapos kung ano man yung dumating sa atin, i-approach natin as challenges na kapag nalagpasan natin, it will help us grow. Mas makakatulong para mas maging matatag tayo sa mga posible pang mga hamon na darating o mga pagsubok na darating sa atin. Tapos, syempre, ano man yung lahat ng ginagawa natin ay nakikita natin o magre-reflect doon sa kung paano lumalaki yung mga anak natin. So, maging example tayo doon sa ating mga anak na nagtatrabaho ng maigi, working hard, at the same time, sinisikap natin na maging mabuting ina sa kanila.
super na-appreciate naman niya lahat ng mga ginagawa ko, yung mga sacrifices ko sa kanya. Kaya nare-realize ko na tama pa rin in the end. Sa kabila nung busy ako, pero nakikita naman niya yung effort. Tapos siya din mismo sa part niya, kaya daw nagbubuti siya, papakabuti siya sa study kasi alam niya na nahihirapan ako mag-work. So ayun, laban lang tayo. Makikita din natin in the end yung fruit of our labor and love. Bangon, babae, bangon. Ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. At tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Bawat tinda, bawat galaw, buong katawa'y sumisigaw. Bangon, babae, bangon. Kung ang naklipas na Pebrero ay tinaguri ang Love Month o Buwan ng Pag-ibig, ang ikatlong buwan naman sa kalendaryo ay itinalagang Buwan ng Kababaihan. Hindi lamang sa Pilipinas binibigyang pagkilala, parangal at pagpapahalaga ang kababaihan, kundi sa buong daigdig. At kapag sumapit nga ang ikawalo ng Marso, masaya, makulay at makahulugang ipinagdiriwang ang International Women's Day o ang pangdaigdigang araw ng kababaihan. Ang Pilipinas ay isa sa mga hindi nakakalimot na makiisa sa pagdiriwang na ito. Ang Buwan ng Kababaihan ay magandang pagkakataon upang mabigyan ng pagkilala ang mga Pinay sapagkat malayo na ang ating narating, nagawa, naiambag at naitulong sa pag-angat ng kanilang kalagayan sa ating lipunan. Sa halos lahat ng sektor ng ating lipunan ay may mga babae na ang talino, kakayahan at mga potensyal ay naging mahalagang ambag, bahagi at sangkap sa kaunlaran, paglilingkod sa bayan, sa mga kababayan at maging sa pamayanan o komunidad. Nais naming bigyan ng pagpupugay at parangal ngayong araw na ito ang mga manggagawang ina para sa kanilang mga sakripisyo at pagsisikap para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Salamat din sa inyong serbisyo, sa mga ginagampanan ninyong trabaho, at saludo kami sa inyong mga manggagawang ina. Nakikiisa ang National Anti-Poverty Commission sa pagsuporta at pagsulong sa mga karapatan ng mga kababaihan. Katuwang, ang mga batayang sektor, kami po ay kasama ninyo, mga kapwa ko, Juana. Muli, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Paaralang Bayan Online at sa aming segment, ang Kalingang NAPSI. Sa ngala ng aming butihing Secretary at Lead Convener, Attorney Noel K. Falongco, kasama po ang ating Undersecretary Paterna Ruiz, ako pong muli si Kapitan Belmonte na laging nagpapaalala na ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. Sa panahon po ng pandemya, mas lalo po nating dapat kinakailangang ipakita, ipadama at ihatid ang Kalingang NAPSI. Panggagahasa, huwag matakot at lumaban na, tama na ang pang-aabuso. Tumayo tayo, kaya natin ito. Bilyong babae ang babangon, tayo ang Gabriela ng ating Maraming salamat, Yusek Penelope Capeni Belmonte, para sa ating makabuluhang Kalingang NAPSI segment. Talaga namang bawat episode ay siksik sa talakayang may puso. Kaya nga,
sumasaludo ako, Yusek, sa Kalingang Napsi. Samantala, binabati ko po ang lahat ng isang masayang araw, lalong higit sa ating mga kababayan at mga masusugit na tagapanood mula Luzon, Visayas, Mindanao, NCR at mga resettlement sites sa bansa. Gayun din sa ating mga minamahal na kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, aking pong pinapaabot pa rin ang taus-pusong pagbati sa lahat ng maligayang buwan ng mga kababaihan. Bago po natin tunghayan ang unang yugto ng talakayan para sa ating segment, makakasama ko po ang isa ring ulirang ina at dedicated na kapartner, si kasamang Mimi Sayabok de la Serna, live from Bohol. Maayong hapon, Kabimi. Bumati ka sa ating mga mahal na tagasubaybay. Maraming salamat po, Sek Noel, and maayong hapon, kanatong tanan. Maayong hapon, Sek Noel. Maayong hapon, Sad, sa mga Boholano. Maayong palis. Ayun. At happy National Women's Month po sa aking mga kapwa kababaihan. Gayun din, isang magandang hapon po sa lahat ng ating minamahal na kababayan na laging nakasubaybay sa ating parang paaralang bayan online. Lalo tigit sa ating mahalagang katuwang sa ating ahensya, ang ating mga minamahal na kasamayanihan volunteers. Ako po si Mimi Sayabok de la Serna, ang Region 7 focal person mula sa NAPSI Local Affairs Coordinating and Monitoring Service o LAC-MS. At tulad po ng Kalingang NAPSI segment ni Yusek Penny, ay talaga namang inaabangan rin po ang talakayan ninyo ukol sa RA, Republic Act 9710 o Magna Carta of Women, na naglalayong magsulong ng empowerment hindi lamang ng mga kababaihan, kasama rin ang bawat isa at syempre upang maitaguyod ang tunay na pagkapantay-pantay sa ating bansa. Tama po. Tama ka talaga dyan, Kamimi, no? Para sa impormasyon rin ng lahat, ay isa ang sektor ng mga kababaihan sa pangunahing siniservisuhan ng ating ahensya. Ngayon pa man, bago natin ipakita ang kasunod na talakayan namin ni kasamang Pabian, ay hindi natin makakalimutan, Kamimi, no, ang ating napakahalagang bahagi ng ating programa, kundi yung shout out sa ating mga minamahal na taga-subaybay at mga kasambayanihan volunteers. Unahan mo, Kamimi. Yes, and magandang hapon kay Marilio Ato. Sabi niya, Sek, magandang hapon, Sir Noel, from Southville 2, PH3, Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite. Shout out daw po sa LCO ng 13 Martires, Cavite, si Sir Jess Carpina, si Sir Jerry, at si Sir George Velasco. And binabati niya tayong mga kababaihan ng Happy Women's Month. Mm-hmm. And magandang hapon din sa ating kasamahan na si Noriel Miguel. Magandang hapon din kay Ma'am Elizabeth Ligid. Sabi niya, good afternoon, Philippines. Good afternoon daw sa ating lahat. And magandang hapon din kay Sir Tony Rosondanguine. Sabi niya, mahayong hapon, Sek Noel, sa akin, at may God bless you always. Ayun, maraming salamat po, Sir Tony. And magandang hapon din kay George Noe Velasco. Sabi niya, magandang hapon po sa lahat, Sec Attorney Noel Falongco, at mga patuloy na nagsusubaybay sa PBO online. Shout out daw po sa lahat ng kasambayanihan volunteers sa probinsya ng Cavite. Ayun. And of course, na nanonood din sa atin ang ating napakagandang Yusek na si Yusek Penny Belmonte. Sabi niya, magandang hapon, Sec Noel, at sa akin daw po. And of course, ang ating subaybay na walang mintis kada Sabado ay nanonood sa atin, si Ruben Giao Sarmiento. Ayun. Sabi niya, more power, NAPSI, kay Konsihal daw ng Laguna, Sir Layo Ramirez Cortez. Di pa, Batangas Kagawad, Sir Sherwin Katindig. Ayun, magandang hapon po sa inyo. And magandang hapon din sa ating mga kasamahan, at kasama rin natin dito sa PBO,
sina Jim Martin, Rochelle Navang, kay Mama Lou Reyes also. Pinabati din niya ni Ruben. And magandang hapon din kay Ricardo Monte de Ramos. Sabi niya, salamat po Sek Noel at ka Mimi. Ayun. Maraming salamat din po. And magandang hapon din kay Jesus Vicente Eluseda. Magandang hapon din kay Kai Garides Kahandig. Sabi niya, salamat sa pagpatuloy na pagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Ayun. Kasama ka sa namin, Kai. Kasi and magandang hapon din sa ating kasamahan na si Miss Lian Lyles Ritisa. Sabi niya, magandang hapon sa Noel at sa akin daw. At sa lahat ng sumusubaybay ng ating PBO, sabi niya, stay safe daw po and God bless us all. And magandang hapon din kay Pastor Renanti Gaad na kada Sabado na rin ito si Pastor nanonood sa atin. Yes, oo. Talagang masugid na taga-subaybay din natin ito si Pastor. Opo. And magandang hapon din kay Joe Vince the second. Sabi niya, maayong hapon sa tanan from SCU. Ayun. And magandang hapon din kay Miss Jiro Mariano, atin din kasamahan. Sabi niya, good afternoon po sa lahat. Shout out po sa mga KSB at LCO sa resettlement sites ng Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Sabi niya, mag-ingat daw po tayong lahat. Salamat daw po sa iyo, Sek, at sa akin sa episode na today. Ayun. And magandang hapon din kay Edgar Pancho. Sek, baka may idagdag po kayo sa ating shout-out. Yes, magandang hapon din sa ating Heya. Kay Brother Edo Tunogbanwa. Sabi niya, maayong hapon, Sek Noel, Kamimi, Brother Gas, Yusek Penny, at Kuya Pabs. Shout-out sa mga LCO ng resettlement sites. Kudos, Napsi. Magandang hapon din kay JB Friends. Magandang hapon din kay Eduardo Isyo. So, yun na muna, Kamimi, ang ating shout-out sa for the meantime. At ipagpatuloy natin yung mga shout-outs mamaya. At bilang pagpapatuloy po ng ating Paaralang Bayan Online, tunghayan na po natin itong talakayan namin ni kasamang Fabian Magallanes. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na kababayan at mga kasambayanihan volunteers na patuloy pong sumusuporta at nakatutok sa ating programa. At bilang pakikiisa ng NAPSI sa pagdiriwang ng National Women's Month, atin pong ipagpatuloy ang talakayan ukol sa Republic Act Number 9710 or mas kilala bilang Magna Carta of Women. At upang samahan akong himayin ang napakahalagang batas na ito ngayong hapong ito, ay makakasama ko pong muli ang aking napakasipag na partner. Walang iba, si kasamang Fabian Magallanes, ang ating head po ng NAPSI GDOU Visayas. Maayong hapon, Pabs, no, bumati ka sa ating mga kasamahan or bumati ka sa ating mga mahal na taga-subaybay. Salamat po, Sek. Maayong hapon sa atong mahal nga secretary, Atty. Noel Pilongco. At gayon din, magandang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na taga-subaybay na always present sa ating programa tuwing hapon ng Sabado sa ating mga kasambayanihan volunteers at lahat-lahat na no na sumusubaybay ng ating segment. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ginoong Fabian Magallanes ng NAPSI GDOU Visayas. Maraming salamat, kasamang Ginoong Fabian Magallanes. At upang simulan ang ating talakayan ngayong hapong ito, Pabs, no, ukol sa ikalawang yugto ng Magna Carta of Women. At ito dito, Pabs, no, nakasaad sa katlong chapter ng batas ang mga tungkulin na kaugnay sa mga karapatang pantao ng mga
kababaihan, no? So pag-usapan natin yung mga ano yung karapatang pangtao ng mga kababaihan. At ayon nga dito, kasamang Pabs at mahal naming mga taga-subaybay, ang estado, ang pribadong sektor, ang lipunan sa pangkalahatan at ang lahat ng mga individual ay kailangang mag-contribute sa pagkilala, pagrespeto at pagsulong ng mga karapatan ng mga kababaihan na tinutukoy at tinitiyak sa ilalim ng batas na ito. So ibig sabihin, Pabs, no, ito po ay general instruction sa ating lahat, no, ang mungkahi na dapat ang estado kasama na ang pribadong sektor, no, lahat-lahat ng mga mamamayan sa ating lipunan ay mag-contribute, no, upang sa mag-contribute sa pagkilala, no? At mahalaga dito yung pagrespeto at of course sa pagsusulong ng mga karapatang pangtao ng mga kababaihan na makikita natin dito sa batas na ito, no? At hindi lamang tinutukoy kasamang Pabs, kundi tinitiyak talaga sa ilalim ng batas na ito, no? At nakasaad din kasamang Pabs sa ikalimang seksyon ng batas na ito ang provision na ang estado bilang pangunahing duty bearer. Ibig sabihin siya talaga ang binigyan ng mandato ng batas na ito upang manguna, no, sa pagkilala, pagrespeto at pagtitiyak sa mga karapatang tao ng mga kababaihan. At ayon nga dito, kasamang Pabs, ang estado, no, bilang pangunahing duty bearer ay kailangan gawin ang mga sumusunod, no? So babanggitin ko yung mga kailangan gawin ng estado, kasamang Pabs, no? Una, iwasan ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan at paglabag sa kanilang mga karapatan. Yun, no? So talagang ang keyword dito yung diskriminasyon na dapat wala na, no, at yung paglabag sa kanilang mga karapatan. Pangalawa, protektahan ang mga kababaihan mula sa diskriminasyon at paglabag sa kanilang mga karapatan ng mga pribadong korporasyon, mga entity at mga individual. At pangatlo, isulong at tuparin ang mga karapatan ng mga kababaihan sa lahat ng spheres, no? Ibig sabihin, lahat ng espasyo, no? Lahat ng mga anong meron diyan sa ating sosyedad, kasama na ang kanilang mga karapatan tungo sa mahalagang pagkapantay-pantay at non-discrimination. Ang estado rin, kasamang Pabs, ay kailangang gampanan ang mga tungkuling nabanggit sa pamamagitan ng paggawa ng batas o paggawa ng mga pulisiya at mga regulatory instrument at mga kasama na rin dyan yung mga alintuntuning pang-administratibo at iba pang angkop ng mga hakban kalakip ng mga pasamantalang espesyal na mga hakbangin. Anong masasabi mo rito, Pabs? Okay po, Sec. Ayon din po dito, Sec, no, sa seksyong ito at bilang pagkilala sa pagkakaugnay ng mga karapatang pantao ng mga kababaihan, ang estado ay kailangan gumawa ng mga hakbang at bumuo ng mga mekanismo upang itaguyod ang magkakaugnay at integrated na implementasyon at pagpapatupad ng batas. Na ito at mga kaugnay na batas, mga pulisiya at iba pang mga gawain upang epektibong matuldukan ang diskriminasyon at isulong ang mga karapatan ng mga kababaihan. So ibig sabihin po, Sec, dapat, no, laging nakakabit ang usaping karapatang pantao ng kababaihan sa lahat ng programa, palisiya na ginagawa o pinapatupad ng gobyerno o estado. Tama po ba, Sec, no? Yes, okay. Diba, kasi pag ang sentro dito, Pabs, ay yung human rights o karapatang pantao ng mga kababaihan,
dapat lahat ng mga batas, mga polisiya at mga activities, no? Even tama, projects po and programs ay talagang ang tukoy niyan ay yung pagwakas ng diskriminasyon. Tama po. No? At isulong nga yung mga karapatan ng mga kababaihan. Tama po, Sek. Mm-hmm. So, sinasabi din dito, Sek, no? Ang estado ay kailangan ring nananatiling kasabay at nagagabayan ng mga progresibong pag-unlad sa mga karapatang pantao ng mga kababaihan sa ilalim ng pandaigdigang batas at disenyo ng mga pulisiya, mga batas at iba pang mga hakbangin upang itaguyod ang mga layunin ng batas na ito. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, dapat updated ang on knowledge and ideas hinggil sa pagpapatupad or pagtaguyod ng karapatang pantao ng kababaihan ng ating estado. So sa ganyan, Pab, sa ano ba yung mga tungkulin ng state agencies and instrumentalities upang talagang maprotektahan, maisulong, marespetuhan ang karapatang pantao ng kababaihan? Tama po, Sek. So nakasaad po sa ika-anim na seksyon ng batas na ito, Sek, ang mga tungkulin ng mga state agencies at instrumentalities. Ayon po dito, ang mga tungkulin ng estado ay dapat i-extend, no, sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, mga tanggapan at mga instrumentalidad sa lahat ng level, kasama ang mga korporasyon na pagmamay-ari at kontrolado ng pamahalaan. Ito yung mga GOCC, no? Subject sa constitution at kaugnay na mga batas, mga pulisiya o administrative guidelines na tumutukoy sa mga tiyak na tungkulin ng mga ahensya ng estado at concerned entities. Habang nakasaad naman po sa kasunod na seksyon, ang mga provision ukol sa supplementary effect, yung pag-supplement, no? At ayon po dito, Sek, ang chapter na ito ay dapat ituring na integrated at nakasama sa iba pang provision ng batas na ito. Particular na sa mga nagsisiguro ng mga tiyak na karapatan ng mga kababaihan ang nagde-define ng mga tiyak na tungkulin at nagre-require ng specific conduct of state organs. So yun po, Sek. Ayun, oo. So maganda kasamang Pabs yung mga binanggit mo, ano? Na ibig sabihin na meron talagang konkretong tungkulin ang mga state agencies at mga instrumentalities, kasama na yung sinasabi mo kanina, mga GOCCs, upang talagang isulong itong karapatang pangtao ng ating mga kababaihan. At ngayon naman sa paghimay natin, no, sa batas na ito, ay ito dito sa ika-apat na chapter. Makikita pa natin yung talagang yung karapatan, no, ng mga kababaihan at yung sinasabi nga nating empowerment, no, na dito sa ika-apat na chapter ay nakasaad nga yung provision ukol sa mga karapatan at empowerment. At sa ika-8 seksyon, napapaloob din ang provision ukol sa mga karapatan ng tao ng mga kababaihan, ang lahat ng mga karapatan sa ating konstitusyon, ito yung masasabi nga natin constitutional rights, no, ng ating mga kababaihan. Hindi ibig sabihin na gawa-gawa lamang ng batas na ito, kundi ang karapatan pang tao ay nasa konstitusyon din natin at in fact nasa pandaigdigang ano rin yan at tinatawag nating deklarasyon ng karapatan pang tao, no? So kahit pa mababago itong ating batas na ito, kasamang Pabs, ay hindi mababago yung karapatan pang tao ng mga kababaihan. In fact, sa pilosopiya,
no? Tayong lahat ay mayroong karapatang pantao dahil sa tayo ay tao, di ba? No? So meron tayong dignidad at tayo'y sagrado. Kaya yung karapatang pantao ay hindi dapat labagin, no? Ng isang gobyerno o kahit man isang grupo o yung isang individual. So, yun. Dyan sa mga karapatan ng, sa konstitusyon at mga karapatan din na kinikilala sa ilalim ng sinasabi nga nating pandaigdigang instrumento na kung saan nga nilagdaan at pinagtibay nga ng Pilipinas at naayon sa batas ng ating bansa. No? Ang karapatang na ito ay kailangang matamasa ng mga kababaihan, kasamang PABS, no? Lalo pang pinabigyan ng emphasis dito sa batas na ito na wala talagang dapat na discrimination. No? At kung magtuloy-tuloy pa tayo, kasamang PABS, sa pagbasa ng batas, nakasaad naman sa ikasiyam na seksyon ang protection mula sa karahasan. At ayon nga dito, kasamang PABS, kailangang tiyakin ng Estado ang lahat ng mga kababaihan, no, ay dapat protektado mula sa klase, lahat ng klase ng karahasan alinsunod sa mga umiiral sa mga batas. At ang mga ahensya ng pamahalaan ay kailangang magbigay ng prioridad sa pagtatanggol at proteksyon ng mga kababaihan mula sa mga gender-based offenses at tulungan ang mga ito na pakamtan ang justisya o yung paggaling o paghilom ng mga karanasan na hindi kanais-nais na naranasan nga ito ng ating mga kababaihan sa paglabag sa kanilang karapatan. At upang makamit ang layuning ito, kasamang PABS, kailangang isagawa ang mga sumusunod na hakbang upang usigin at ireforma ang mga nagkasala. Yun, no? So malinaw dito, kasamang PABS, na meron talagang kabayaran o meron talagang consequence yung paglabag sa karapatang pangtao ng mga kababaihan. Ano ba yan? No? Sabi nga dito sa batas, sa loob ng susunod na 5 taon ay magkakaroon ng incremental na dagdag sa recruitment at pagsasanay ang mga kababaihan sa puwersa ng polisya, no, forensic at medico-legal, legal services at social work services na inaabil ng mga kababaihang biktima ng pagkakasala na kaugnay sa kasarian o yung gender-related offenses. Hanggang 50% or 50% ng mga tauhan ay dapat mga kababaihan, no? Ang mga kababaihan ay dapat magkaroon o mayroong karapatan sa proteksyon at seguridad sa mga sitwasyon na may armadong labanan at militarisasyon. At patungo sa layunin ito, sila ay dapat maprotektahan mula sa anumang uri ng gender-based violence, partikular na ang panggagahasa at iba pang uri ng sexual na pag-uubuso ay lahat ng uri ng karahasan sa mga panahong mayroong armed conflict, no? So dahil kasi, Pabs, diba? Talagang prone ang mga kababaihan sa rape, tama po, mga sexual harassment, no? Kapag meron talagang armadong pakikibaka o kagaluhan, diba? Tama po. Na ano na natin yan, panahon ng Hapon, pinanganak ka na ba nung panahon ng Hapon? Ako, hindi ba ako pinanganak, Pabs? Eh, ewan ko, hindi ko alam. Baka pinanganak ka na. Ano? Pero na nababasa lang natin sa mga literature, sa mga libro, tama po. Merong paglabag sa karapatan ng mga kababaihan nung panahon ng Hapon, no? So, yun. Ang Estado ay kailangan tuparin ang mga international na pamantayan para sa proteksyon ng mga sibilyan sa tuwing may emergency at armed conflict. Dapat ay hindi nito pipilitin ang mga kababaihan, lalo't higit ang mga katutubo na abandonahin ang kanilang mga lupa, mga teritoryo at mga kabuhayan o ilipat sila
no, sa mga centers or special centers para sa military purposes sa ilalim ng anumang discriminatory condition, no? At maidagdag ko rin kasama pa lahat ng mga kawani ng pamalaan na involved sa protection at pagtatanggol sa mga kababaihan laban sa gender-based na mga karahasan ay dapat sumailalim sa mandatory training ukol sa human rights at gender sensitivity alinsunod sa batas na ito, no? Ang lahat ng mga lokal na pamalaan ay kailangang magtatag ng violence against women desk sa bawat barangay upang matiyak na ang mga kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan ay ganap na matugunan in a gender responsive manner, no? Ayan, malinaw po na talagang sinusulong, Pabs, di ba? Tama po, sir. Kasi ito ang pangangalaga at pagsupil sa anumang uri ng karahasan laban sa ating mga kababaihan, no? Kaya sa mga nakakaranas po ng mga ito o kung may makakilala po kayong nakakaranas ng mga ito, hinihikayat ko po na dumulog, no? Pumunta, humingi ng tulong, no? Kayo, no? Sa tamang otoridad upang mawakasan na po at mabigyan po nila ng angkop at agarang tugon ang mga pangyayaring ito, no? So yun, Pabs, ano may idagdag mo dito? Tama po, Sek. Dahil ang mga kababaihan naman, Sek, tulad ng bawat tao ay may karapatan sa proteksyon at pangangalaga. Dahil sila po ay may karapatan sa buhay na walang pangamba, walang karahasan at walang diskriminasyon. Mm-hmm. So yun po, no? Samantala, Sek, dumako po tayo, mga taga-subaybay, no? Mahal nating mga taga-subaybay. Dumako naman po tayo sa 10th seksyon kung saan nakasaad ang ukol sa mga kababaihan na apektado sa mga sakuna, mga kalamidad at mga krisis, no? So ibig sabihin, Pabs, ang batas na ito ay meron ding provision sa mga kababaihan na affected, no, mga calamities and disasters, no? Tama po, Sek. So ano yan, Pabs? So ayon po dito, Sek, no? Ang mga kababaihan ay mayroong karapatan sa proteksyon at seguridad sa panahon ng mga sakuna, mga kalamidad at mga krisis, lalo't higit sa lahat ng mga yugto ng relief, recovery, rehabilitation at itong construction efforts. So, Pabs, no? So, ibig sabihin na dapat itong batas na to ay pwede nating gamitin doon sa mga biktima ni Odette, di ba? Yes po, Sek. No, dito tayo sa Cebu, di ba? Talagang napakalaki ng pinsala na binigay or dinala ni Odette sa atin. Tama po, Sek. Cebu, Bohol, tapos sa Mindanao rin, doon sa may Binagat, tapos sa may Surigao, di ba? Tama, at sa yung ano yun, yung famous na area ng mga surfing Siargao, no? Yun, no. Maging parang katulad sila ng bayan ko dito sa Cebu na Argao. Wala lang S, no? So yun, Siargao, no? Di ba? So yun, may Negros Oriental din po, Sek. May Negros Oriental din, yes. Tapos may Negros Occidental, and then napunta ng Palawan, di ba? Tama po, Sek. Oo. Oh. So yun, dapat nga pwede pala yung mga nagpo-protekta sa mga kababaihan ay pwedeng gamitin pala itong batas na ito. Itong batas so ano naman ang dapat na ibigay na estado sa kanila? Sabi ng batas na ito, ang estado ay kailangan magbigay ng agarang humanitarian assistance. So agaran po, no? So alokasyon ng mga resources at maagang resettlement kung kinakailangan. So yun po. Ito rin ay kailangang tugunan ng mga particular na pangangailangan ng mga kababaihan mula sa gender perspective upang matiyak
ang kanilang ganap na proteksyon mula sa sexual exploitation o pananamantala at iba pang mga sexual at gender-based na mga karahasan na gagawin laban sa kanila. Dapat kasama rin sa mga responses sa panahon ng mga sakuna ang pagbibigay ng mga serbisyo tulad ng psychosocial support, suportang pangkabuhayan, edukasyon, psychological health, at mga komprehensibong serbisyo pangkalusugan kasama na ang proteksyon sa panahon ng pagbubuntis. So yun po, Sec. No? Yes, so ibig sabihin na kasamang Pabs, ito ay dapat na additional na ano natin, panggamit natin, no, na mapilitan natin, talagang mabigyan natin ng support yung ating hingi sa pamahalaan na bigyan talaga ng tulong. Tama. Dahil sa mga biktima ng mga kalamidad ay marami dyan ang kababaihan. At in fact, malinaw dito sa sinasabi mo na protection mula sa sexual exploitation. Tama. No, bakit? Kasi, di ba, kapag walang makain, halimbawa, mayroon pang mga anak yan na pinapakain, tapos walang makain dahil nga sa pinsala ng bagyo, katulad ni Odette, no, sa ito, sinasabi ko lang, Pabs, at alam mo rin ito dahil nakapunta ka rin doon sa lugar ko, sa Argao. Tama. Yung bundukin na bahagi, talagang kawawa yung mga tao doon dahil yung kanilang mga nyog, mga tinanim na saging, mga tinanim na mga mais, talagang lahat nasira, di ba? Tama po, Sek. O, gutom. Kapag gutom ang isang tao, ano ang mangyayari? Posible, no, na itong mga kababaihan ay mapipilitan, di ba? Tama. No? So, yun, talagang prone sila sa sexual exploitation. At yun nga, kailangan talaga ng psychosocial support, tapos yung suporta din sa kanilang livelihood, pangkabuhayan. No? Dahil, halimbawa, yung kanilang mister ay mga magsasaka, lalo na doon sa lugar na marami yung mga mag-anak ng aking misis sa Argao, sa Barangay Hampang, ang mga pangkabuhayan doon ay yung pagkuha ng tuba. Eh, paano pa sila magkakaroon ng tuba kung sira na yung kanilang mga nyog, di ba? Tama po. So, kailangan matulungan sila sa kanilang pangkabuhayan. Tama po, sir. So, yun. Oo. Lalo na, Pabs, kung may nagbubuntis, di ba? Tama po, Sek. Kasi very sensitive na kondisyon yung babae pag buntis kasi may dinadalang bata. Mm. Tsaka yung bata rin, kailangan maalagaan yan, Pabs. Kasi ganito, ha. Ako talaga naniniwala. Kapag maganda, maayos yung kalagayan ng bata at natutugunan yung nutrisyon na dapat nare-receive o natatanggap ng bata nung nasa yan pa siya, ay paglabas niyan, matitiyak natin na okay yung kanyang utak. Tama. No? Tama. Yung kanyang well-being. Tama. Eh, kung nasatiyan pa yan, gutom yung nanay, walang nutrisyon, ano may expect mo doon sa bata? Mabubuhay nga siya, pero alam mo, talagang sa edukasyon, hirap na hirap ka na. Dahil hindi, ang tawag natin dyan, hindi mga maganda ang umpisa pa lang ng pagbubuntis. So, yun ang dapat na tignan natin. No, kung gusto talaga natin kasamang Pabs na merong poverty eradication, di ba? Mm-hmm. Magsimula tayo talaga sa pagbubuntis ng mga ina. Kailangan mabigyan ng tamang nutrisyon ang ina upang masuportahan din ng tamang nutrisyon yung bata para kapag na ipalabas na yan, alam na natin na kayang-kaya ng bata yung pressure, no, lalong-lalo na sa pag-aaral. Tama, no? Poste. So, yun. Sige, so, Pabs, no? At
sabi nga natin, talagang napaka-komprehensibo ng batas na ito kasama ang PABS dahil sa kabuuang proteksyon, pangangalaga at kapakanan ng mga kababaihan ang sinusulong ng batas na ito. At bago natin tapusin ang ikalawang yugto ng ating talakayan ngayong hapon, kasamang PABS, nais kong ibahagi sa lahat ng isang quotation mula sa isang dayuhang manunulat at civil rights activist na si Audrey Lorde. No? Sabi niya, "I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own." No? So tamang-tama 'yan, 'di ba? Totoo 'yan. Eh, kahit na free tayo, pero kapag maraming mga kababaihan ang hindi free, talagang maapektuhan tayo. Halimbawa, Pabs, 'di ba? Eh kung tayo yung binubuntis nung babae, tapos hindi siya nabibigyan ng tamang atensyon. Anong mangyayari sa atin, 'di ba? Pag naging tao tayo, Pals, baka hindi tayo si Fabian at hindi tayo si Atty. Pilongco, di ba? Yun. Ibig sabihin, Pabs, no? Hindi ganap at tunay ang ating kalayaan hanggat may isang babaeng nakagapos o nakakaranas ng anumang uri ng karahasan, diskriminasyon, pang-aabuso at hindi pagkapantay-pantay. Kaya kailangan nating labanan ang mga ito nang sama-sama, no? Let us unite, no? Kailangan magkaisa tayo. Sama-sama nating labanan ito. Anuman ang iyong kasarian, edad, pinagmulan o antas sa buhay, lahat tayo ay may napakalaking bahagi sa pagsulong at pangangalaga ng mga karapatan ng ating mga kababaihan sa ating lipunan. Pabs. Okay po, Sec, medyo nauubusan na tayo ng oras, no? Maganda pa sana yung discussion, but ayun po, no? Baka maubos po natin yung oras natin. At yun po, dyan po tayo nagtatapos, no? Sa ating ikalawang yugto ng ating talakayan ukol sa Republic Act number 9710. O itong kilala bilang Magna Carta of Women. Anyway, Pabs, di ba next week may pag-uusap pa ulit tayo dito. Yes po, Sec. Oo. Mm-hmm. So sa susunod po na linggo, Sec, at ating mahal na mga taga-subaybay, ay tatalakayin natin, no, yung sa ikalabing isang seksyon ng batas na ito kung saan nakasaad naman ang mga provision ukol sa pakikibahagi at representasyon ng mga kababaihan. Kaya mga mahal naming taga-subaybay, ating mga taga-sunod po, no, taga-pakinig, ay wag po kayong magsawa, no, na samahan kami sa muli next week. So oo, dapat hindi sila mag-absent next week kasi napakaganda, Pabs, nung ating topic, no? Ano nga yun? Provision yung sa pakikibahagi at representasyon ng ating mga kababaihan. Ayun. Kaya dapat andyan sila next week na nakasubaybay pa rin sa atin. Tama po, Sec. At ini-encourage din natin po, sila, Sec, no? Na ibahagi yung itong ating segment, ating programa, and invite those mga kaibigan natin, mga kakilala, i-share po ito at invite them para to watch the our segment, itong Paaralang Bayan, no? So yun po, muli po, Sec, yes. Napapaalam na po ako. pero next week tayo pa rin, diba? Tayo pa rin, Sec. Yes po, tama po, Sec. Okay. So muli po, ako si Fabian Magallanes ng NAPSI GDOU Visayas Head. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pansubaybay sa ating Paaralang Bayan segment. Mabuhay po tayong lahat, lalong-lalo na sa ating sa sektor, no? Sa ating mga kapatid na kababaihan. Laban po, mabuhay po kayo. Magandang hapon po, Sec. Maraming salamat, kasamang Fabian. At sinamahan mo akong himayin ang ikalawang
bahagi ng RA 9710 o yung Magna Carta of Women, no? So, kita-kits tayo sa sunod na linggo sa ganitong oras pa rin. At ngayon po, dumako na tayo sa susunod na segment ng ating Para Lang Bayan Online, ang NAPSI Highlights. At natunghayan po natin ang unang bahagi ng talakayan namin ni kasamang Fabian Magallanes, ang head ng NAPSI GDOU Visayas ukol sa Magna Carta of Women. Sa ngayon naman po, Sec, ay dadako na po tayo sa ating NAPSI Highlights. Pero bago po tayo magpapatuloy, banggitin po muna natin ang ating mga shout-out, Sec. Sige, kasamang Mimi, umpisahan mo. Yes, and magandang hapon po kay Kanhar Ahalul, watching, I think from Mindanao siya, kasamahan din natin. And galing ito ng ano, Hulu. Hulu, ayun. And nakikita ko itong mga FB page na ang ganda-ganda ng mga sites ng Hulu talaga. Oo. Oh. Tapos sa ano na yun, kami may yung ating PRID project doon, tapos na. Ay, ang galing. Congratulations. Oh, congratulations. No? Ibibigay na nga natin yung talagang fourth trans. Ayun. And magandang hapon din kay Elizabeth Casundo. Sabi niya, magandang hapon po sa lahat ng NAPSI members and officers. And God bless daw po sa ating lahat. And magandang hapon din kay Al Lorenzi Cabuatan. Sabi niya, magandang tanghali po sa lahat, lalo na po sa Inyusek at na Yusek Penny, Yusek Pat, and Happy Women's Month. Ayun. And magandang hapon din sa ating Board Secretary, Ms. Malu Reyes. Binabati niya po kayo, Sec, na good afternoon. And magandang hapon din kay Sir Gas Tapia. Sabi ni Sir Gas, maayong hapon kay Sec Noel, mabuhay ka. Ayun. And magandang hapon din kay Rina Pitugo ng Konsolasyon. Magandang hapon din kay Jaggerman. Sabi niya, Lula Buds is watching here in Taguig. Ayun, si Jaggerman pala, si Lula Buds. Ayun, oo. So, ano ito, yung sinasabi ko nga na yung grupo ng mga policemen, no, ng mga PNP personnel. Ayun sila, si Lula Buds. Ayun, magandang hapon. Maayong hapon dira sa imo, Lula Buds, ha? Sek, baka may dagdag po kayo sa ating shoutouts. Sige, magandang hapon kay Susan Rubel Udiver. Sabi niya, good PM po sa lahat ng KSB ng SB7 ng Barangay Santo Tomas, Kalawan, Laguna. Lalo na kay Ma'am Edita Raimondo. At magandang hapon din kay Vicky Kinlog Tubel Corey. At magandang hapon din kay Andres Cortez. So, yun na muna kami may, no? Mamaya ho ay babanggitin natin ang susunod na batch ng ating shoutouts. Sa ngayon po, ay atin munang tunghayan ang NAPSI Highlights para sa linggong ito. Matagumpay na idinaos ng National Anti-Poverty Commission Women's Sectoral Council ang kanilang first quarter council meeting na ginanap sa Cocoon Boutique Hotel, Quezon City. Ito ay noong ikapito ng Marso hanggang ikasyam ng nasabing buwan, taong kasalukuyan. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ni Women's Sectoral Council Representative Aurora De Guzman at dinaluhan ni NAPSI Undersecretary Penelope Belmonte. Kabilang din sa programa si BSCAS focal person Leonie Martinez at BSCAS administrative staff Christopher Siscar na nagbigay ng technical assistance sa pagpupulong. At natunghayan po natin ang ating NAPSI Highlights para sa linggong ito. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating ikahuling segment ng ating programang Paaralang Bayan Online, ang NAPSI Connects, na nagpapakita ng katuloy na edisyon ng hashtag WANASES mula sa Philippine Commission on Women bilang parte pa rin ng pagdiriwang ng National Women's Month.
Yes po, at ang serye pong ito na hashtag Juana Says ng PCW, ngayong pagdiriwang na ito ay naglalayong magsibing tulay upang maipabatid sa mga nag-aasam na maging leader ng bansa ang mga agendang nais ng mga Juana o ng mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Pero bago po natin tungayan yan or panuuri natin, bago natin panuurin ito, ay ipagpatuloy muna natin Sek ang ating mga shout out. Sige, kasamang Mimi, umpisahan mo. Yes po Sek, and magandang hapon po kay founder Fireflex Himilo. Sabi niya good afternoon, and magandang hapon din ulit kay Sir Gastapia. Sabi niya para binabati niya si Sir Tony, si Heya, si Fon, si Luke at si Bro Noriel. Ayun. And magandang hapon din. Actually may binabata at ipapa-shout out si Ben Giao Sarmiento, no? Shout out daw po sa Sarmiento Family and Friends ng Project 6 Quezon City, and happy Women's Month daw sa lahat ng kababaihan. And binabati niya rin si Yusik Penny, si Jane Abisina del Rosario, si Kagawad Cecil Merckx Mercurio Agkaule, si Miss Flora, Ma'am Flora Sido Kaharian, si Teacher Richelle Bon, si Ma'am Sheila Azucena Ferrer, si Virgilio, kanatang twister na ako, Virgilio Ferrer, Tintin Sia, Terry Madrid, si Ma'am Techi, Maria Teresa Montesalem, si Arce Makapanpan Gonzales, Richard Regalado, Jun Regalado, Mario Regalado, and Ocho Toleran, si Timmy Dongines Cuema, John Rafael Warp Gonzales, RJ Gonzales, Ronilo Abayan, Evangeline Abayan, Chris Santa Jimenea, si Vern Languryan, Wing Dizon, and Abisenia, and sabi niya, more power and God bless daw sa NAPSI. Yes, God bless din po sa iyo, sir. At talagang hindi ka nagsasawa sa pagsubaybay sa ating Paaralang Bayan Online. Every Sabado po, talagang present na present po kayo. Maraming salamat po. And bago ko po makalimutan, sir, kasi nandito ako sa Barangay Lamakan, Lapakan del Azur, sa Inabanga, Bohol. Nakikigamit po ako sa office ni Barangay Kapitan Salazar. Ayun. Akala ko Barangay Lamakan eh. Taga Barangay Lamakan din ako, pero Cebu. Argao, Cebu. Ayun. So, good afternoon dyan kami may kay Barangay Kapitan. Yes po. Sir, baka may idagdag po kayo sa ating yes, so, at magandang hapon din kay Jun Tabao. Magandang hapon din kay Ricardo Monte de Ramos, no? Magandang hapon din kay Alice Rimundo. No? So, yun na muna kami may ang ating ating shoutouts, no? At mamaya babanggitin natin sa ating closing ang pinakahuling batch ng ating shoutouts. So, narito na po ang ating hashtag Juana Says mula sa PCW. Si Maricar, isang healthcare frontliner. Bilang isang Juana, ito ang say ko. Maaari po sana mabigyan kami ng more opportunities, benefits as a medical health providers. Isa na rin po sana ay magkaroon kami ng mga free trainings and seminars para rin po sa continuous education. Maaari nyo po bang dinggin ang agenda ko? Juana, 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 Juana.
Lainer Huda Jimlani, isang OFW galing Saudi Arabia, tubong sa Buanga City. Bilang Juana, ito ang Seiko. Piling ko lang sana na magkaroon ng permanenteng trabaho sa Pilipinas para di na mapalayo sa aking pamilya at makitang lumalaki ang aking mga anak. At sana mabigyan kami ng oportunidad na makahanap ng trabaho sa Pilipinas nang hindi pinapahirapan sa mga job requirements sa tulad naming undergraduate lang. Maaari ninyo bang dinggin ang agenda ko? Si Maricar, isang healthcare frontliner. Bilang isang Juana, ito ang Seiko. Maaari po sana mabigyan kami ng more opportunities, benefits as a medical health providers. Isa na rin po sana ay magkaroon kami ng mga free trainings and seminars para rin po sa continuous education. Maaari nyo po bang dinggin ang agenda ko? At napanood po natin ang ating NAPSI Connects para sa linggong ito mula sa tanggapan ng Pambansang Komisyon ng Mga Kababaihan. Samantala, bago natin isara ang ating Paaral ng Bayan episode ngayong linggo, ay nais kong ipaabot ang ating pasasalamat sa huling batch ng ating shoutouts. Una-una rito ay si MJ Pinzon, ating kasamahan sa May Argao, Cebu. Sa kay Perry Jean, Dael, Madraso, Kayadong. Magandang hapon din kay Kim Guray. Magandang hapon din kay Elvin Kahandig, kay Tatay Supremo Red, kay Larry Mingua, sa ating kasamahan din dyan sa office, no? Si Kyrie, si James Pulod, kay Marilyn Aranya, kay Celine Aranya, no, at kay Cathy Ocampo. No, at sa ating mga directors, kay Director Attorney Jong Reyes, sa kay law student pa, no, pero talaga maging abogado na yan kami, yung boss mo, yeah, no? Si Director James, no, talagang napakagaling na Director yan, no? At magaling na estudyante ng batas, no? Kay Director Koy, at of course, sa lahat po ng mga division chiefs, mga unit heads, at sa ating SR, no? Mga sectoral council members, no? Sa ating mga council members ng ating mga sektor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikaw, Mimi, baka gusto mong pasalamatan yung mga people who are in front and behind the camera. Yes po, sir. Dahil kung wala po sila, wala po tayo dito ngayon sa ating Paaralang Bayan Online. At ito po ay pinangunahan ng ating Media and Public Relations Head. And of course, ang ating Undersecretary, Penelope Belmonte. Maraming salamat din kay Mama Lureyes, ang ating NAPSI Board Secretary, kay Sir Fabian Magallanes, kay Sir Gus Tapia, ang ating dalawang media consultant, si Ma'am Doris Mugaya, and Sir Jimmy Lacking. And maraming salamat din kay Ma'am Lorna Orculio and Sir Danny Orculio, kay Miss Joanne Lara, Miss G. Martin, Miss Rochelle Nava, si JV Fritz, Ronald Go, Kate Guevara, Alin Bumanglag, Amara Isguera, Diosa Soriano, Carla May Candig, Lawrence Kabuatan, Abdirahim Tax Daklog, James Pulod, Joseph Sarkamgao, at of course, sa lahat po ng personnel under sa office ni Yusek Penny Belmonte. Maraming salamat po sa inyong lahat at ang ating mga kasamahan din sa Visayas. Binabati ko ng magandang hapon. Ayon.
Yan, shout out din kay Luke Dungines, no? Mm-hmm. At sa lahat-lahat ng mga iba pang mga GDOU sa Mindanao, Luzon at sa NCR. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong mainip na suporta sa ating programa. Patuloy lamang po ninyong abangan ang ating Facebook Live stream kada Sabado sa pagsapit ng alas 2 ng hapon. Salamat po sa inyong lahat at huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang ating video at sabay-sabay po muli tayong tumutok sa ating NAPSI Para Lang Bayan Online tuwing Sabado sa pagsapit ng alas 2 ng hapon. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless po sa lahat. God bless po ang ating bansang Pilipinas. God bless President Rodrigo Roa Duterte. God bless NAPSI at sa lahat ng mga manggagawa. Mabuhay po tayong lahat. Happy Women's Month at mahalin natin ang Pilipinas.